Magandang umaga! Narito ang panibagong module na ginawa para sa iyo. Maraming babasahin at mga gawain ang kailangan mong bigyan ng sapat na oras para lubos na maunawaan ang mga aralin dito. Magkakaroon ka ng sapat na kaalaman at kasanayan sa makrong pagbabasa. Sa module na ito, mahasa ang iyong isip sa mga iba't ibang kwentong inihanda ko sa iyo. Kinakailangan mo lamang na unawain ang bawat kwentong nakapaloob dito upang masagutan mo ng maayos ang mga pagsasanay. Pag-isipan mabuti at unawain ang kwento para makuha ang mga mahalagang detalye rito. Sa module ding ito, may mga pabulang kwento na kapupulutan mo ng mga magagandang aral sa buhay. Pagkatapos ng module na ito, ikaw ay inaasahang nakasasagot sa mga tanong tungkol sa nabasang kwento batay sa tunay na pangyayari o pabula. Basahin ang kwento, sagutin ang mga tanong sa ibaba at bilugan ang letra ng tamang sagot. Ang pamagat ng kwento, ang maliit na pusa ni Myra Luna P. Bagang. Sabado ng umaga, maagang pumunta si Romina sa bahay ni Daniela para makipaglaro. Habang naglalaro ang dalawa, may narinig silang sumisigaw at umiiyak na pusa. Dali-dali nila itong pinuntahan. Nakita nilang nakatali ito at pinaglalaruan ng mga bata sa labas. Pinagsabihan nila ang mga bata para lubayan ang pusa. Kinuha ng magkaibigan ang maliit na pusa at pinakain. Tuwang-tuwa ang magkaibigan nang makitang sumigla ang maliit na pusa. Mula noon, inalagaan ito ng magkaibigan. Masayang-masaya ang magkaibigan dahil kasakasama na nilang naglalaro ang bagong alagang pusa. Pagpapahalaga, anumang bagay na nilikha ng Diyos ay dapat pangalagaan. Maliit man o malaki, may buhay man o wala. Sino ang mga tauhan sa kwento? Sino ang mga tauhan sa kwento? A. Daniela, B. Romina, C. Daniela, Romina at ang maliit na pusa. Kung ang inyong sagot ay C. Daniela, Romina at ang maliit na pusa, tama kayo. Bilang 2, saan pupunta si Romina? Saan pupunta si Romina? A. Sa bahay ni Daniela, B. Sa bahay ng maliit na pusa, C. Sa palaruan. Tama! A. Sa bahay ni Daniela. Bilang 3, ano ang narinig nila habang naglalaro? Ano ang narinig nila habang naglalaro? A. Umiiyak na bata, B. Umiiyak na palaka, C. Sumisigaw at umiiyak na pusa. Kung ang inyong sagot ay C. Sumisigaw at umiiyak na pusa, tama kayo. Bilang 4, bakit sumisigaw at umiiyak ang maliit na pusa? Bakit sumisigaw at umiiyak ang maliit na pusa? A. Nakatali ito at pinaglalaruan. B. Nakatali ito at kumakain. C. Pinapaliguan ito. Tama! Letter A. Nakatali ito at pinaglalaruan. Bilang 5. Ano ang ginawa ni Romina at Daniela sa maliit na pusa?
ano ang ginawa ni Romina at Daniela sa maliit na pusa? A. Inalagaan nila ang maliit na pusa. B. Pinamigay nila ang maliit na pusa. C. Sinasaktan nila ang maliit na pusa. Kung ang inyong sagot ay A, inalagaan nila ang maliit na pusa, tama kayo. Ang ating aralin ngayon ay ang pagsagot sa mga tanong tungkol sa nabasang kwento. Ang pagbasa ng may pangunawa ay masasabi nating napakahalaga. Dito mo nalalaman kung may nauunawaan o may comprehension ang nagbabasa. Nararapat na nakapokus sa mga ideya at impormasyong tuwirang nakalahad sa teksto ang nagbabasa. Ang pagsagot sa mga tanong ay hindi tuwirang nakalahad sa teksto, ngunit nakapahiwatig lamang na pwedeng bigyan konklusyon ng mga nagbabasa. Ang mga aral na natutunan dito ay maaaring isabuhay at gawing gabay sa buhay. Isulat sa patlang kung anong salitang pantanong ang tumutukoy sa mga sumusunod. Ito ba ay tumutukoy sa pantanong na kailan, saan, ano, bakit, at sino? Bilang 1. Ito ay tumutukoy sa mga tauhan sa kwento. Ito ay tumutukoy sa mga tauhan sa kwento. Tama. Sino? Bilang 2. Dito naganap o nangyari ang kwento. Dito naganap o nangyari ang kwento. Magaling. Saan? Bilang 3. Tumutukoy sa bagay o pangyayari sa kwento. Tumutukoy sa bagay o pangyayari sa kwento. Magaling. Ano? Bilang 4. Nagpapaliwanag ng mga pangyayari sa kwento. Nagpapaliwanag ng mga pangyayari sa kwento. Tama. Bakit? Bilang 5. Ito ay tumutukoy kung kailan nangyari ang kwento. Ito ay tumutukoy kung kailan nangyari ang kwento. Magaling! Kailan? Ang pagbabasa ay isang magandang gawain. Maraming naidudulot itong magagandang aral. Nadadagdagan ang ating kaalaman sa tuwing tayo ay nagbabasa at nagpapalawak ito ng ating imahinasyon at naisasabuhay ang mga aral na natutunan natin dito. Basahin ng kwento at sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ang pamagat ng kwento, Ang Halamanan ni Mira, ni Myra Luna P. Baga. Mahilig sa halaman si Mira. Kahit 8 taong gulang pa lamang siya, nakahiligan na niya ang pagtatanim ng iba't ibang halaman. May mga gulay at mga bulaklak siya sa maliit nilang hardin. May mga tanim siyang okra, sitaw at kalabasa. Paborito niya ang mga gulay na ito, kaya palagi niya itong dinidiligan. Kinagabihan, ibinalita sa TV na may papasok na bagyo sa Pilipinas. Nag-alala si Mira na baka masira ang kanyang mga halaman. Nangyari nga ang kinatatakutan ni Mira. Ilang araw ding umulan ng malalakas. Nalunod ang mga halaman ni Mira at nalungkot siya. Nanumbalik ang saya sa mukha ni Mira nang sabihin siya ni Mang Ben na ama nito na magtatanim ulit sila ng mga paborito niyang gulay. Masayang masaya si Mira sa pagtatanim ng mga buto. Araw-araw niya itong inaalagaan hanggang sa lumaki at namunga ang mga ito. Pagpapahalaga.
Ang kasipagan ay nagbubunga ng kaginhawahan sa buhay. Sagutin ang mga sumusunod. Sino ang mahilig sa mga halaman sa kwento? Sino ang mahilig sa mga halaman sa kwento? Magaling si Mira. Bilang 2, ano-ano ang mga tanim niya? Ano-ano ang mga tanim niya? Tama, iba't ibang halaman. Bilang 3, ano ang nabalitaan niya sa TV? Ano ang nabalitaan niya sa TV? Magaling, may papasok na bagyo sa Pilipinas. Bilang 4, bakit nalanta ang mga halaman ni Mira? Bakit nalanta ang mga halaman ni Mira? Tama, nalunod ang mga ito sa ulan. Bilang 5, paano tinulungan ni Mang Ben si Mira para manumbalik ang sigla nito? Paano tinulungan ni Mang Ben si Mira para manumbalik ang sigla nito? Magaling! Sinabi niya na magtanim sila ulit ng mga halaman. Pag-aralan ang mga sumusunod pagkatapos sagutin ang gawain na nasa ibaba. Sino ay para sa tao? Ano para sa bagay, hayop, katangian, pangyayari? Kailan para sa panahon o petsa? Saan para sa lugar? Bakit para sa dahilan? Piliin ang tamang salitang pantanong sa ibaba. Bilang 1. Sino, ano ang kinain mo kaninang umaga? Sino, ano ang kinain mo kaninang umaga? Magaling, ano? Bilang 2. Sino, kailan ang kasama mong kumain? Sino, kailan ang kasama mong kumain? Tama, sino? Bilang 3, saan, kailan ka bumili ng tinapay? Saan, kailan ka bumili ng tinapay? Magaling, saan? Bilang 4, bakit, ano, sumakit ang tiyan mo? Bakit, ano, sumakit ang tiyan mo? Tama, bakit? Bilang 5, kailan, sino mo binili ang tinapay? Kailan, sino mo binili ang tinapay? Magaling, kailan? Basahin ang kwento, ang pamagat ng kwento, si Pepeng Matulungin ni Myra Luna P. Bagang. Araw-araw, maagang nagtitinda ng pandesal si Pepe bago ito pumasok sa paaralan. Masaya si Pepe sa pagtitinda ng pandesal lalo't marami siyang suki. Sa paraang ito ay nakatutulong na siya sa kanyang mga magulang. Isang araw, nakita ni Pepe si Mang Nardo na nahihirapan sa pagtulak ng kanyang kariton dahil puno ito ng mga basyong bote, dyaryo at karton. Tumulong si Pepe sa pagtulak ngunit ayaw gumulong ng kariton. Sinilip ni Pepe ang ilalim ng kariton, nagtataka siya dahil ayaw umalis nito. Malungkot si Pepe nang makita niyang wala na palang isang gulong ang kariton ni Mang Nardo. Nanlumo si Mang Nardo sa nakita kaya napaupo ito sa gilid ng daan. Tinulungan muna siya ni Pepe. Tinawag niya ang tatay niya para pagtulungan nilang gawin ang kariton ni Mang Nardo. Laking pasasalamat ni Mang Nardo kay Pepe. Paglipas ng panahon, marami pang mga tao ang natulungan ni Pepe.
Kaya naman, maligayang maligaya ang mga magulang ni Pepe dahil napalaki nila ito ng mabuti. Pagpapahalaga, ang pagtulong ay kusang ginagawa nang walang hinihintay na kapalit. Piliin sa loob ng mga lapis na nasa kanan ang tamang sagot ng mga katanungan na nasa kaliwa. Isulat ang mga sagot sa loob ng mga puso. Bilang 1. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Tama, letter D, si Pepe. Bilang 2. Ano ang ginagawa ni Pepe araw-araw bago pumasok sa paaralan? Ano ang ginagawa ni Pepe araw-araw bago pumasok sa paaralan? Magaling, letter E. Nagtitinda muna siya ng pandesal. Bilang 3. Anong ugali ang mayroon si Pepe? Anong ugali ang mayroon si Pepe? Kung ang inyong sagot ay A, pagkamatulungin, tama kayo. Bilang 4. Ano ang nangyari sa kariton ni Mang Nardo? Ano ang nangyari sa kariton ni Mang Nardo? Magaling, letter B. Natanggal ang isang gulong. Bilang 5. Paano natulungan ni Pepe si Mang Nardo? Paano natulungan ni Pepe si Mang Nardo? Magaling, C. Pinagtulungan nilang gawin ang kanyang ama ang kariton ni Mang Nardo. Naibigan mo ba ang kwento ni Pepeng Matulungin? Kung nagustuhan mo, maaari bang lagyan mo ng bilang na 1 hanggang 5 ang bawat bituin kung paano ang pagkasunod-sunod ng mga ito batay sa kwento. Kung ang bilang ninyo na 1 ay ang masaya sa pagtitinda ng pandesal si Pepe, tama kayo. Alin dyan ang pangalawang nangyari sa kwento? Magaling, ayaw gumulong o umalis ng kariton. Alin sa mga pangusap ang pangatlong nangyari? Tama! Nakita ni Pepe na wala na ang isang gulong ng kariton. Alin ang pang-apat na nangyari? Tama! Napaupo si Mang Nardo nang malamang na wala ang isang gulong ng kariton. Alin dyan ang huling nangyari? Magaling! Tuwang-tuwa ang mga magulang ni Pepe dahil sa pagiging matulungin nito. Basahin naman ngayon ang kwento. Pagkatapos, sagutin ang mga tanong sa ibaba. Ang pamagat ng kwento, ang kaarawan ni Diana, ni Myra Luna P. Bagang. Araw ng Linggo, abala ang lahat dahil kaarawan ni Diana, ang panganay na anak ni Mang Romy at Aling Delia. Nagluto ng pansit, puto, kalamay at pritong manok si Aling Delia. Bumili naman si Mang Romy ng sorbetes at mga paprenyo para sa palaro. May dala namang prutas ang mga lolo't lola ni Diana na galing pa ng Pampanga. Napakaganda naman ni Diana sa suot niyang damit, ang namamanghang sambit ni Mira, ang matalik na kaibigan ni Diana. Para siyang prinsesa, dagdag pa niya. Masayang masaya si Diana sa kanyang kaarawan, kaya naman nagpasalamat ito sa kanyang mga magulang. Pumili ng mga sagot sa caterpillar map at ilagay ang bilang
ng angkop na tanong sa kahon. Bilang 1. Bakit abala ang lahat sa kwento? Bakit abala ang lahat sa kwento? Magaling! Dahil kaarawan ni Diana. Bilang 2. Ano-ano ang mga handa ni Diana? Ano-ano ang mga handa ni Diana? Tama! Pansit, pritong manok, puto, kalamay, at sorbetes. Saan galing ang mga lolo't lola ni Diana? Saan galing ang mga lolo't lola ni Diana? Magaling! Sa Pampanga. Bilang 4. Sa anong bagay na mangha si Mira? Sa anong bagay na mangha si Mira? Tama! Sa damit ni Diana. Kung ikaw si Diana, magiging masaya ka din ba kung sa'yo gagawin ang ganoong pagkahanda? Bakit? Kung ikaw si Diana, magiging masaya ka din ba kung sa'yo gagawin ang ganoong pagkahanda? Bakit? Magaling! Opo, dahil pinaghanda ako ng mga magulang ko. Unan ng tamang sagot ang mga ice cream cone batay sa kwentong binasa tungkol sa ang kaarawan ni Diana. Tauhan sa kwento. Tauhan sa kwento. Magaling! Diana, Mang Ronnie, Aring Delia, Mira, Lolo't Lola. Matalik na kaibigan. Matalik na kaibigan. Tama, Mira. Mga inihanda sa birthday. Mga inihanda sa birthday. Magaling, pansit, puto, kalamay, pritong manok, at sorbetes. Kailan nangyari ang kwento? Kailan nangyari ang kwento? Tama, araw ng Linggo. Dala nina't lolo't lola. Dala nina't lolo't lola. Magaling, prutas. Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong na nakalaan para sa iyo. Naranasan mo na bang pumunta sa isang dentista? Ano ang pakiramdam ng nagpapabunot ng ngipin? Halika't basahin natin ang karanasan ni Milay sa pagpunta sa isang dentista. Ang pagpunta sa dentista ni Myra Luna P. Bagang. Linggo ng umaga, maagang umalis sina Aling Mila at ang kanyang anak na si Milay. Magdamag kasing umiiyak si Milay dahil masakit ang ngipin nito. Pumunta sila sa dentista. Nakita ni Aling Mila na nangingilid na ang luha ni Milay. Niyakap niya ito dahil takot na takot siya sa dentista. Sinabihan niya itong huwag matakot. Parang kagat lang ng langgam ang mararamdaman mo. Dagdag pa nito sa anak. Gumanti ng yakap si Milay sa ina. Dumating ang dentista. Nagulat si Milay nang tawagin na siya. Sinamahan naman siya, Aling Milay, hanggang sa loob ng klinika para hindi matakot. Habang binubunutan ng ngipin si Milay, kinukwentuhan siya ng dentista kung papaano pangalagaan ang ating ngipin. Kailangan nating magsipilyo pagkatapos kumain at lalong-lalo na kapag matatamis ang ating mga kinakain para hindi masira kaagad ang ating mga ngipin, sabi ng dentista. At habang nakikinig si Milay sa mga sinasabi ng dentista sa kanya, nawala ang kanyang takot. Pagkatapos bunutin ang ngipin ni Milay, nagpasalamat ito sa dentista. Ibinili ni Aling Mila ng sorbetes ang kanyang anak
dahil ito ang bidin ng dentista sa kanya. Tuwang-tuwa naman si Milay at nagpasalamat sa ina. Mula noon, hindi na natatakot pumunta sa dentista si Milay. Pagtapatin ang mga kasagutan ng bawat tanong. Pagtugtugin ang mga kahon sa pamamagitan ng buhit. Kailan naganap ang kwento? Kailan naganap ang kwento? Magaling, linggo ng umaga. Bakit magdamag na umiiyak si Milay? Bakit magdamag na umiiyak si Milay? Tama, masakit ang ngipin. Saan sila pumunta ni Aling Mila? Saan sila pumunta ni Aling Mila? Tama, sa klinika ng dentista. Ano ang naramdaman ni Milay noong nandoon na sila sa klinika? Ano ang naramdaman ni Milay noong nandoon na sila sa klinika? Magaling, natatakot. Paano nawala ang takot ni Milay sa dentista? Paano nawala ang takot ni Milay sa dentista? Tama, niyakap at sinamahan siya ng ina sa loob ng klinika. Mula sa binasang kwento ng ang pagpunta sa dentista, sagutin ang ilang katanungan para malaman natin kung naintindihan mong mabuti ang binasa. Ilagay sa loob ng ngipin ang mga sagot. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Magaling, Milay, Aling Mila at ang dentista. Bakit kailangan na pumunta sa dentista si Milay? Bakit kailangan na pumunta sa dentista si Milay? Magaling! Dahil masakit ang kanyang ngipin. Ano ang ginawa ni Milay nung tapos na siyang bunutan ng ngipin? Ano ang ginawa ni Milay nung tapos na siyang bunutan ng ngipin? Tama! Nagpasalamat siya sa dentista. Ano ang bilin ng dentista kay Aling Mila? Ano ang binilin ng dentista kay Aling Mila? Magaling, laging magsipilyo ng ngipin. Kung ikaw si Milay, pupunta ka rin ba sa dentista kung sasakit ang ngipin mo? Bakit? Kung ikaw si Milay, pupunta ka rin ba sa dentista kung sasakit ang ngipin mo? Bakit? Magaling! Opo, para maalis ang sakit ng aking ngipin. Alam kong nananabik ka na sa mga kwento. Narito ang isa pang kwentong pabula na kapupulutan mo ng aral. Basahin ang kwento pagkatapos sagutin ang mga tanong na inihanda para masukat ang kaalaman kung gaano mo naintindihan ang kwento. Ang pamagat ng kwento, Ang Inggiterong Palaka ni Myra Luna P. Bagang. May limang magkakapatid na palaka. Palagi silang namamasyal sa palayan. Sama-sama silang nagtatampisaw sa tubig at naglalaro. Isang araw, habang sabay-sabay na tumatalon ang lima, napahinto ang bunso sa magkakapatid na palaka. Nasilayan niya ang magkakapatid na suso. Naliligo ang mga ito sa isang talaysdaan. Nakita niya na mas maganda ang paliguan ng mga ito. Nainggit ang bunsong palaka. Naisip niya na dapat sila ang nandoon. Nag-isip ng paraan ang bunsong palaka para mapaalis ang mga magkakapatid na suso. Kaya, tumalon siya sa mga batang suso.
Tinakot niya ang mga ito at pinaalis sa palaisdaan. Ngunit, ang hindi niya alam na may nakamasid na hahas pala sa kanila. Ginakma ng hahas ang bulsong panaka at nilunok niya ito. Simula noon, hindi na nakita ang bunsong palaka. Hinahanap siya ng kanyang mga kapatid na palaka. Magmula noon, ang mga magkakapatid na palaka ay kumukokak-kokak tuwing gabi para hanapin ang kanilang nawawalang kapatid. Hindi nila alam kung anong tunay na nangyari sa bunso nilang kapatid. Pagpapahalaga, makontento kung ano ang meron ka. Piliin ang titik ng tamang sagot. Tungkol saan ang binasang kwento? Tungkol saan ang binasang kwento? A. Ang inggiterong palaka. B. Ang inggiterong suso. C. Ang nawawalang palaka. Tama. A. Ang inggiterong palaka. Bilang 2. Ilan ang palaka sa kwento? Ilan ang palaka sa kwento? A. 3. B. 4. C. 5. Magaling. C. 5. Bilang 3. Sino ang nakita ng bunsong palaka? Sino ang nakita ng bunsong palaka? A. Ang mga magkakapatid na hahas. B. Ang mga magkakapatid na palaka. C. Ang mga magkakapatid na suso. Magaling. C. Ang mga magkakapatid na suso. Bilang 4. Saan nainggit ang bunsong palaka? Saan nainggit ang bunsong palaka? A. Sa palaisdaan. B. Sa palayan. C. Sa palaruan. Tama. A. Sa palaisdaan. Bilang 5. Paano namatay ang bunsong palaka? Paano namatay ang bunsong palaka? A. Nilunok siya ng ahas. B. Nilunok siya ng buwaya. C. Nilunok siya ng daga. Magaling. A. Nilunok siya ng ahas. Lagyan ng check ang patlang kung totoong nangyari sa binasang kwento ang mga sumusunod na pangusap at X naman kung hindi. Bilang 1. Sama-sama silang nagtatampisaw sa tubig at naglalaro. Sama-sama silang nagtatampisaw sa tubig at naglalaro. Kung ang sagot ninyo ay check, tama kayo. Bilang 2. Naliligo ang mga suso sa isang palaisdaan. Naliligo ang mga suso sa isang palaisdaan. Tama. Check. Bilang 3. Nainggit ang bunsong palaka sa mga suso. Nainggit ang bunsong palaka sa mga suso. Magaling. Check. Bilang 4. Nakauwi ang bunsong palaka sa kanyang mga kapatid. Nakauwi ang bunsong palaka sa kanyang mga kapatid. Magaling! X. Bilang 5. Napatay ng bunsong palaka ang ahas. Napatay ng bunsong palaka ang ahas. Tama! X. Isa-isip, ang mahalagang detalye ay nakatutulong upang masagot ang mga tanong sa pinakinggan o binasang teksto. Mahalaga ang ginagampan ng papel ng pagbasa sa paglinang ng talino at kaisipan. Ang pagbasa ay napakahalaga sa bawat tao sapagkat dito nagsisimula ang pagkatuto ng isang tao.
Mahalaga ito sapagkat nagkakaroon ang mga tao ng kaalaman at karunungan tungkol sa mga bagay-bagay sa mundo. Higit pa roon ay madaming mga impormasyon ang nakukuha ng mga tao sa pamamagitan ng pagbabasa. May iba't ibang uri ng mga babasahin na nakapagbibigay sa mga tao ng aral na maaaring may sa buhay ng mga tao. Ang pagbabasa ay nakatutulong sa mga tao upang mamulat sila sa mga nangyayari sa kanilang paligid. Lagyan ng bituin kung ang pahayag ay totoo at buwan naman kung hindi. Bilang 1, ang mahalagang detalye ay nakatutulong upang masagot ang mga tanong sa pinakinggan o binasang teksto. Ang mahalagang detalye ay nakatutulong upang masagot ang mga tanong sa pinakinggan o binasang teksto. Magaling bituin. Bilang 2, ang pabula ay isang uri ng katangisip na kwento kung saan ang mga hayop ang pangunahing tahuhan. Ang pabula ay isang uri ng katangisip na kwento kung saan ang mga hayop ang pangunahing tahuhan. Tama, bituin. Bilang 3, hindi mahalaga kung wala kang pangunawa sa binasa. Hindi mahalaga kung wala kang pangunawa sa binasa. Tama, buwan. Bilang 4, wala kang matututunan na aral sa pagbabasa ng mga kwentong katangisip o pabula. Wala kang matututunan na aral sa pagbabasa ng mga kwentong katangisip o pabula. Magaling, buwan. Bilang 5, ang kasanayan sa pagbabasa ay paraan ng pagpapalawak ng kaalaman. Ang kasanayan sa pagbabasa ay paraan ng pagpapalawak ng kaalaman. Magaling, bituin. Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Sa anong paraan ka nagpapasalamat sa Kanya? Basahin ang pag-usap ng mag-ina. Magtiwala sa Diyos ni Myra Luna P. Baga. Sam, inay, alam niyo po ba na dinala sa pag-abutan si Aling Nelia dahil may COVID-19 daw po siya? Nakakatakot po. Nanay, naku, nakakalungkot na balita naman yan, anak. Sam, oo nga po, nanay. Kawawa naman po si Aling Nelia. Napakabait at matulungin pa naman niya. Nanay, huwag kang mag-alala, Sam. Maraming magaling na doktor sa atin. Magagamot nila si Aling Nelia at may awa ang Diyos basta magtiwala lang tayo sa Kanya. Ang mabuti pa, ipagdasal natin ang kaligtasan ni Aling Nelia. Sam, sige po, inay. Pagpapahalaga, ang pagdarasal para sa kapakanan ng kapwa ay isang mabuting gawain. Piliin at pilugan ang tamang sagot na nasa loob ng panaklong. Bilang 1, ano ang pinag-uusapan ng mag-ina? Ano ang pinag-uusapan ng mag-ina? Ang pagkakasakit ni Aling Nelia? Ang pagdarasal. Magaling, ang pagkakasakit ni Aling Nelia. Bilang 2, ano ang ginawa nila? Ano ang ginawa nila? Nagdasal? Tinawanan. Tama, nagdasal. Bilang 3, ano ang damdamin nila para kay Aling Nelia? Ano ang damdamin nila para kay Aling Nelia? Nalulungkot? Masaya? Magaling, nalulungkot. Bilang 4, tama ba ang ipagdasal natin ang kapwa natin? Tama ba ang ipagdasal natin ang kapwa natin? Opo, hindi po.
Magaling! Opo! Bilang 5, kung ikaw ang nasa sitwasyon ng mag-ina, gagawin mo rin ba ang ginawa nila? Bakit? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng mag-ina, gagawin mo rin ba ang ginawa nila? Bakit? Magaling! Opo, kasi mabuting tao po si Aling Nelia. Hanggang dito na lamang. Paalam!